humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day-old na loans na ito man niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree. Magandang araw, ako po si Amy Puyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ayan. Ngayong araw, kasama ko po ang ating dalubhasang veterinaryo, si Doc Sosie De Leon. Hi, Doc! Hi! Ayan. Doc! Doon ang karaan na pag-usapan namin ni Kasento, tilapia, bangus, tapos may mga lechon pa. Eh parang nagkulang doon sa mga usapan namin eh. Yun nga, wala nga kasi. Pero parang may mga kulang, nagkulang. Siyempre hindi kompleto yung pag-usapan mo yung bangus at tilapia nung walang sausawan, di ba? Na? Ang sausawan ng bangus, patis at saka kalamansi. Tama ba? Yes! Kalamansi, yan. Pero, Amy, hindi ako nasama doon sa nag-interview kayo ng lechon, ha? Alam mo ba, ang nasubukan ko, nasalit na yung sarsa, yung ordinary sarsa ng mga lechon ng baboy, no? Opo. Pwede pala yung kalamansi, sili, tsaka konting patis para sa lechon baboy. Lechon baboy, masarap. Masarap, Doc, masarap. Subukan ko yan. Try mo. Salit na regular na sarsa. Oo. Kaso baka matagalan kasi 13,000 daw ngayon yung lechon eh. Oo. Pwede subukan ko na rabbit yun. Yung mga produkto namin sa nagra-rabbit. Di ba? Oo. Yan. Yun nga din sabi ko, subukan nila yung rabbit yun eh. Kasi nabanggit ka eh. Mga... nung interview na yun, sabi, wait, tapos tikman niyo po yung rabbit chon. Kasusunod, Doc, feeling ko, makikita na natin sa mga market itong rabbit chon. Ay, oo. Mayroon nga sa akin kumukuha, Amy, regular siya kumukuha. Ano bang ginagawa niya? Bumibili sa akin ng dress na. Wala-wala siya kahirap-hirap. Tapos dadalhin niya sa, yung naglilitsyon, yung mga, di ba, sa atin sa pagkakasyan eh. Kung ano-ano, lechong manok, di ba? Mabayad pa siya ng 100-something. So, bikuha sa akin ang halaga mga 450 o 500, tapos dadagdag yun ng 200. May bebenta niya ng 1,000. So, may tubo siya ng 300. Oo, Mark. So, magandang pinag-a. Nalilitsyon niya lang, Amy, doon sa mga melitsyonan. Ganoon. Napakasarap. Subukan natin, Misad. O, balik muna tayo. Yes. Alam mo, Amy, alam mo ako sa aming hapagkainan, hindi ako pumapayag na walang platito. Pwedeng suka bawang. Suka bawang. Basta toyo o yung kalamansi toyo. Pero laging gusto ko merong kalamansi. Ano kaya meron sa kalamansi? Kaya gusto. Ikaw, Amy. Ako po, gusto ko kasi yung, alam mo yung iba yung asim ng kalamansi eh. Natikman mo yung lemon, natikman mo yung orange, pero yung lasa ng asim ng kalamansi, kakaiba. Nasubukan mo ba yun, Doc? Kasi nung bata ako, merong kalamansian sa lolo ko, saka sa kapitbahay namin. Ngayon, kukuha lang kami noon yung pinakakalamansi, isasaksaw mo lang sa asin, yun na yung merienda mo. Ano? Kaya ramdam mo yung asim. Ganda! Nakakatituloy ako. Pag walang mangga, yan ang sagot. Kalamansi. Yan ang ano namin, mga bata kami. Oo. At kalamansi, taas ang vitamin C niyan, Doc. Madaming health benefits sa kalamansi. Yan. Pwede rin yung kalamansi with honey daw. Honey. Yan. Kailangan natin yan sa panahon ng pandemic. Kailangan natin yan. Kailangan po natin ng vitamin C. Kaya excited ako dito sa ating pag-aaralan. Hindi lang natin ito pag-aaralan. Bibisitahin ko to. Siyempre, hindi natin palalagpasin yung pagkakataon na to. Pupuntahan po natin sila. So, yan. Sa lahat ng yan, abangan nila sa pagbabalik na Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.
ko ang agree ako dyan. Ayan. Doc, kanina po, pinapaliwanag ko sa inyo yung tungkol sa calamansi. Yan, pag-uusapan po kasi natin ngayon, calamansi, Doc. Calamansi. So, ngayon araw po, opo, ipapakilala ko po sa inyo, siya po ay may-ari ng NL Calara Food and Beverages. Siya po ay 9 na taon na nagkakalamansi. At 2 taon na po nagpa-process ng calamansi. Ayan, ha? Siya po ay dating OFW. At ayan niya, bumalik siya pagpa-farm dahil sa calamansi. Ayan. So siya po si Sir Nemencio Calara. Hello po, Sir Nemencio. Sir Meng. Ayan. Good afternoon po sa ating lahat. Opo, totoo po. Good afternoon, Meng. Ayos po. Good afternoon po. Thank you very much po. Dahil na imbitahan niyo naman ako dito sa show ninyo. At sana medyo makapagdag kaalaman sa ating mga gustong magkanim ng calamansi, tungkol sa calamansi ang pag-uusapan po natin. At siguro may mga idea na po dahil sa naging karanasan po sa pagtatanim ng calamansi. Yan lang po. Opo. Yan, 9 years, sabi ko nga ito. 9 years, tagal na rin na experience yan. Oo nga, pwede bang una ako magtanong, Amy? Excited na ako magtanong. Ito po, Doc. Ang kaming, bakit po kayo, dating OFW kayo, 9 years ago, bakit pumasok kayo sa pagkakalamansi? At saka, paano ba nga magtanim niya? Kasi pag sinabi kong calamansi, calamansi juice ang nasa isip ko eh. Pwede bang paliwanag? Ito po yan, unang-una, kaya po na-encourage o na-engganyo magtanim ng calamansi dahil na rin sa kakulangan ng patubig yung dati kong sinasaka na pala yan. Dahil okay. Sa climate change, isang factor po yan. Kaya nag-isip ako ng, actually po dito sa amin eh, hindi masyadong marami pa noon ng calamansi. Kaya lang, yun ang naisip kong ano, dahil hindi masyadong nangangailangan ng tubig, number one. Pangalawa, hindi masyadong alagain tulad ng pagpapalay. Alam niyo naman po siguro, sa ano natin, sa edad natin, medyo kailangan na natin yung hindi masyadong maano sa trabaho tulad ng pagsasaka o pagtatanim ng palay. Lalo pa ngayon, kung kulang tayo sa patubig, parang hindi tayo kulang sa pag-aasikaso ng bukid natin dahil dati ho tayo magpapalay na hindi gaganda ang kanin natin sa palay pag hindi sagana sa tubig. Number one yan, dahil lang palay talagang kambal tubig yan. Kaya para mapakinapang ang kumamusto yung farm, yung bukid, so ano ko ng alternatibong itatanim ko doon. Kaya yun nga ho, naunang na ano sa akin ng mga ibang kaibigan na bakit hindi ko subukan ng pagkakalamansi. Pero hindi pa rin ako kumbinsido sa ano lang. Ang ginawa ko po, nag-ikot-ikot muna po, humingi muna ng mga testimonials dahil long-term investment ng pagtatanim ng kalamansi. Hindi lang yung may tanim mo, ano pala, papatayin mo. Hindi po eh. Kasi long-term investment at saka yung kalamansi dahil puno yan. Kaya nag-ikot-ikot ako dyan sa may Nueva Ecija. Galing po ako ng San Leonardo. Kumuha ako ng mga testimonials dyan. Saka sa Palayan City. Ngayon, lahat po ng napagtanuan ko, nagbigay ng idea na positive naman. Lalo akong naging masigasig na gustong-gusto ko na magtanim ngayon ng calamansi dahil sa mga sinasabi nila, yung kinikita nila, yung investment mo, paano yung return, yung ROI, malaki. Kaya hindi na ako nagdala ng isip ngayon pag-uwi ko na pinaararo ko na yung lupa, pinaparano ko na, piniprepare ko na. At tapos naghanap ako ng mga supplier ng mga seedlings. Hanggang sa, dahil eager po ako talaga magtatanim, dahil talagang naano ako sa testimonials na binigay ng mga kaibigan natin, lalong nag-boost ang ano ko na magtanim ng calamansi. Iyon po, yung pagkatapos yung mag-ikot-ikot sa mga testimonials ng mga kaibigan natin, na-encourage na talaga ako. Talagang agad-agad gusto ko makapagtanim na, makapagsimula na dahil na ano ako, na
nagkaroon ako magandang idea at saka mayigay pala itong kalamansi, hindi masyadong kailangan ng tubig na tamang-tama sa location ng aking farm. Kameng, maputol kita. Kameng, maputol kita. Palagi mong sinasabi na hindi ganong malakas ang tubig. Pwede ba ipaliwanag mo, tsaka pinaplat pa ba yan? Paano ginagawa? Tsaka saan ka bumili ng buto? Yung ba'y pula na? O talaga manggagaling ka sa buto? Yung pong pagtatanim ng kalamansi? Yes po. Of course. Yung pong pagtatanim ng kalamansi sa ano ko po, marami rin akong naging... Kaya kung magtatanim kayo, marami akong nai-share na magandang pamamaraan. Kaysa dun sa nauna ko, marami rin akong nagkaroon ng parang failure. Nag-fail din ako sa umpisa talaga. Dahil baguhan ako, marami rin akong karanasan na hindi maganda, na hindi mapaganda yung halaman. Na yun ang totoo, hindi, dahil bago pa lang ako sa larangan ng pagtatanim, marami akong pagkakamali sa una. Pero sana yung may bagong magtatanim sa mga kasaka natin, yung kaya natin sa agri, marami po akong ma-share naman ngayon, yun ang pagkakamali ko na may ano ko na yan, may kukorek ko na ngayon kung alin ang tama. Kaya po yung sabi nyo, ito yung number one sa seedlings. Ako po nung una, yan isang pagkakamali ko eh. Hindi ako nagtanong-tanong kung basta mayroon akong nakitang kalamansi, akala ko tama na yun. Mura siya, maano siya, pero hindi pala yun. Dapat pala, number one na i-consider mo, yung good variety of seedlings. Na wala siya. Ano po yung good variety? Ano po yung good variety, kami? Yung good variety of seedlings, yung kailangan galing sa reputable na yung mag-aano ng seedlings. Hindi yung basta lang bibili sa tabi-tabi na mayroon tinitinda dyan sa tabindaan na i-offer sa'yo na mas mura. Hindi mo alam yung pinagpunan yun. Hindi mo alam yung pinagpunan ng nursery. Kung may mga varieties po ba yan na kami? Hindi ako po, pagtatanim ko po, wala naman akong nakamang kung anong variety ang itanim ko. May mga varieties po yan, tsaka pwede mo pakibanggit kung may mga variety na sinasabi natin? Sa pagtatanim ko po ng kalamansi, hindi ko na-recognize kung mayroong ibang variety o no. Basta ang ano ko po na good variety of seedlings, yung pinagpunan ng seedlings siya, malusog siya, wala siyang sakit na, wala siyang virus, wala siya ka... Yung nursery na pinagpunan mo, yan talagang dumaan sa pagsusuri ng Bureau Plant Industry. Di ba, limahal yung seedlings, dumaan sa tamang pagpapaano ng seedlings, pagpapropagate. Hindi yung basta tabi-tabi na lang, dahil balita ko po, bandang talisay yung ano po, pinakamaganda seedlings eh. Maraming nag-aanong seedlings dyan na mayroong backyard, mayroong talagang nursery na monitored ng BPI, Plant Industry. Doon pa lang eh, ina-avoid na nila, nakakalat yung mga viruses ng mga kalamansi. Kasi meron mong kalamansi na... Kami. Yes po. Saan po galing ang punla ninyo? Pwede ba pakikuan? Saan po galing ang punla ninyo? Galing po sa Talisay, Batangas. Okay, Talisay, Batangas. Okay po. Kasi dyan... Magkano na po? Bali, nasa maliit na plastic na po siya, magkano po ang binili niyo? Noong pong bumili ko yung akin, meron silang sinasabi sa akin na one stick, yung bale, baga sa ano, sanggol pa lang yun, maliit pa lang eh. Yung ka-ano pa lang, ka-grafted pa lang, hindi pa lumalaki dun sa pinagpunlaan. Merong medium, yung medyo ano na, yung mga 2 feet high na, yung mga 2 pie na yung taas, yung one stick naman, mga 1 pie pa lang eh, yung bagong ano pa lang siya eh. Meron namang yung large na, yung malaki na, mas mahal yun. Kaya lang, sa ano ko ngayon, kung halimbawa magtanong ka sa akin na alin ang mas maganda. Pero ang ano, advice ko, maganda na yung one stick na bibilin mo. Bukod sa mura siya, at yung root development, pag itanim mo,
talagang pagkalipat dun sa pagtatanim mo, dinadiretso yung root development noon. Hindi magkano naman ang halaga noon? Magkano naman ang halaga na sinasabi niyo pong yun? Yung pong halaga, kung bebase yung 5 years ago, yung milyon sa akin is 23 pesos lang eh. Ah, okay. 23 pesos. Yung medium, nagkocost na siya ng hanggang 40 pesos nung time na yon. Pero ngayon po siguro, hindi masyadong tumaas ang presyo nyo. Ang ano ko, mga sa 27, 25 to 27 ngayon yung one stick na tawag nila eh. Kailangan, bibili ka mga more than 1,000 yata ang minimum requirement nila. Para nalipitin ko lang ganun. Pero yung advice ko, maganda na yung pumili ng one stick dahil yung pag-transplant, in-transplant mo dun sa field mo, sa pagtataniman mo, yung root development ay dire-diretso. Hindi yung mag-ano pa siya, yung umiikot-ikot dun sa bag, diretso na siya. Kaya pag bulas ng halaman, medyo maganda siya. Medyo hindi na siya naano dun sa pag malaki siya tapos in-transplant mo kaya, nag-ano pa siya ng pagbabagong malaki dun sa growth niya. Kaya... Sir Meng, yung one stick na yon, gano'ng katagal bago siya pwedeng kuhaan ng bunga? Yun pong one stick na yun, bago pagkuhaan ng bunga. Ako yung akin, it takes 3 years eh. 3 years old siya eh. 3 years? Opo, para yung pagkuhaan ng bunga, hindi pa naman talaga marketable size. Pero pwede na makakuha ng mga ano, para pambayad mo sa obras, pambayad mo sa ano. Meron ka ng mapipitas, tipas na kung ilang piraso bago puno, mga kalahating kilo, ganyan. Pero hindi pa siya marketable size na pambento sa market kung nalakihan na. Hindi mo dapat ini-induce na lalaki ang bunga, tinatanggalan yung mga bulaklak o yung malita para yung growth nun hindi masyadong naantala, hindi masyadong nakakaano dun sa pag may bulaklak na, palalakihin pa yung bunga, na-abrap yung paglaki. Kaya kailangan tanggalin mo yun para yung growth nun dire-diretso. Simula nang binili, 3 taon. Yung pong pagkita ng 3 taon, ano ang mga preparation na gagawin dapat po doon para maging makabuluhan yung pagdating ng 3 taon? Ano mga preparation? Simula sa pagtanim, ano po ang kinakailangan gawin? Pag bago pong tanim kasi ganyan, medyo makita mo yung halaman, halos hindi mo ma-recognize kung nasa malayo ka eh. Dahil maliit pa yun eh. Ang marirecognize mo, ang lawak ng lupa mo, walang tanim eh. Kaya makakapag-isip ka ngayon na sa umpisa, yung in-between rows at saka in-between plants, pwede ka naman pong magtanim ng mga ibang tulad na sili, mga ibang pananim. Pwede ka magtanim na sa in-between na rows. Kasi ang ano mo, yung pinakin eh, 10 feet, bali almost 3 meters sa part nun eh, yung pagitan eh. Kaya pwede kang magtanim sa pagitan ng puno. Ako ha, ginawa ko, nagtanim ako ng sitaw at saka in between nun, nakakapagtanim ka ng sili. Maganda pa nga po yan eh. Nung nag-ano kami dito sa Department of Agriculture, natutuwa pa nga po sa akin na nagagawa kong 3 hektarya yung 1 hektarya ko eh. Kasi nakapagtanim ako 1 hektaryang puno ng kalamansi sa 1 hektarya, na 1,000 yata yun. Tapos in between nun, 1 hektaryang sitaw, doon sa pinaglagyan ko ng kalamansi. Tapos in between rows, nagtanim ako ng yung sili, yung pansigang. Kaya meron akong 1 hektaryang sili, meron akong 1 hektaryang sitaw, meron akong 1 hektaryang kalamansi sa 1 hektaryang lupa ko. Kaya na-maximize niyo po yung lupa. So, na-maximize mo yung lupa. Kasi pag nasa ano mo, parang mas ano ka, hindi yung masasabi ng iba na sayang lupa, tagal pala, 3 years. Mas profitable po yan kasi nagagamit mo naman lupa pag pinapalaki mo yung ano eh, pinapalaki mo yung kalamansi eh. Hindi sayang, hindi ano yung mas malaki pa nga yung ano mo, kita mo, dahil dati hindi ka nagkukulay, pero malaki pa lang pagkukulayan. Mas malaki pa yung kinikita sa gulay. Kaya lang,
pag malaki na po yung kalamansi, hindi na talaga dapat makaroon ng gulay. At saka hindi malay na yung malaki na sila. Isa, di ba sabi mo kanina, yung 3 years, hindi pa siya pang market kasi maliliit pa siya. Anong taon po yung pwede nang ibenta yung mga kalamansi natin sa market? Actually, oh, yung 3 years na yun, pwede yung mga ibang, kasi mga puno po, hindi naman pantay pa yung paglaki niya. Makikita mo, meron palang malaki, malaki cases sa iba eh. Meron kang ma-observe na, ay, yung isa, maraming bunga. Kaya matatansya mo, makikita mo na kapo na kung maka-harvest ka ng ganyan at makaipong ka, pwede mo nang maaaro sa palengke after ng 3 years na, o maski sa 3 years na may nabebenta-benta ka na kung lima-lima ah, okay. Lang, nakasampu sa ako eh. Pero hindi pa naman talaga yung iba na magagana ng 50 bags, 150 bags, so after 3 years. Hindi siya ganun kadami. Pero yung pangano, may mabebenta-benta ka na. Lalo pa kung tumama yung malagad na yung presyo, medyo kikita ka na rin lang no, kahit pa paano. Parang halimbawa po, ako ay katulad nyo rin po, OFW. So, nagpaliwanag nyo na, balik po tayo sa kalamansi na po. Bumili ako sa Talisay ng 25 pesos. Inuwi ko po, anong land preparation? Ginagawa ba ho ng pudling yan? Gano'ng kadalas dinidilig? Ano po ang ano po ang ginagawa bago ho kamunga ng within 3 years? Yun po ang ano, routine naman pagpapalaki ng halaman eh. Kailangan po yan ng talagang pagdidilig, kailangan maganda yung irrigation na ano mo, irrigation system mo, meron kang kanal kada ano ng puno para pagpapatubig. May mga preparation naman po kung paano yung pagmamanage, yung talagang yung preparation ng kanal, preparation ng irrigation system mo, nakatutok doon sa ano, na main canal. Kasi oh, talagang ano naman yan, ang kalamansi, talagang tubig ang number one na kailangan. Pero yung pagpe-fertilizer naman po, kasama ano rin yan, pero hindi naman siya, hindi naman ganung kadami tulad ng nakaugalian sa palay, konti-konti lang abono, siyempre sustain mo rin yan para sa growth nila. Yun eh, basic knowledge na lang po sa halaman, na pagpapalaki ng halaman. Pero yun nga, abang mag-ano mo, pero yung ginawa ko po, ang main na inaalagahan ko, oh, yung tanim ko ng gulay sa gitna at naambunan na yung halaman ko ng kalamansi. Dahil lagi kong tinataniman ng sitaw yun, ang lagi kong inaalagahan, yung sitaw ko, inaabunuhan. Pero yung kalamansi ko, parang nakaka-share na rin dun sa nilalagay kong patama sa mga gulay ko. Pero hindi ko naman po talaga actual na yun lang kalamansi ang may attention ako doon. Kung sa bagay ko, kung tutunin, para secondary lang yung habang pinapalaki ko yung kalamansi ko, nakapokus talaga ako sa gulay eh. Yung gulay ko sa in between that kalamansi eh. Kaya nung mamalayan ko, malaki na pala yung kalamansi ko dahil na pag nagpatubig ako ng sitaw, natutubigan na rin itong kalamansi ko. Pag nagpataba ako ng sitaw, nakakuha na rin ng nutrients itong kalamansi. Kaya hindi naman po ganun talaga kapokus sa pagtatanim ng kalamansi sa umpisa na ganun kahirap. Ang talagang ano mo ngayon, ang focus mo dun sa mga halaman sa gilid dahil yun ang fast na o iniisip mo agad mong pakikinabangan eh. Agad kang dun may aanihin eh sa mga tanim mo yun, sa mga gulay-gulay in between eh, yung ginawa ko eh. Hindi ko naman po post yung kalamansi na yan ang alaga ko dahil wala ka pang kita doon eh. Kaya yung taman mo sa in-between rows at saka in-between plants, yun ang binibigyan ko ng attention nung maliit pa yung kalamansi ko. Doon na lang talaga. Okay, Kaming, yes, in other words po, nag-i-intercropping po kayo habang nag-iintay na lumaki po yung ating kalamansi. Tama po ba? Yes po. Okay, ngayon po, paano nyo po dinidiligan? Meron ba akong kanal yan? Pinadadaalan nyo yung tubig? And then, ano po ba ang gusto niya? Tagaraw, tagulan, at umulan? Paano ba ho ang management na ginagawa nyo? Ayun po, talagang ano, tulad nga, tagaraw, ano? Talagang yan ang, pero pag tagulan naman po, talagang alos wala kang, hindi yung pagdadamo na lang,
pag-grass cutter, gano'n. Pero sa ano, madali naman eh. Meron naman tayong pamatay damo eh. I-manage mo lang yung pang-spray mo ng pamatay damo sa ano. Hindi na tulad to na talagang i-grass cutter mo kaya tapos tutubong naman sa oras. Medyo work intensive ka, madaming trabaho. Pero sa isa nga eh. Sige ako daw, ang curious ako, kasi di ba sabi ni Sir Meng, one stick, gano'n po ba kalalim yung itatanim yung one stick na yon? Tapos gano'n po siya katagal didiligan bago siya lumaki ng, bago mag, 3 years na sinasabi niyo po. Galing dun sa one stick, gano'n kadalas po yung dilig? Saka anong klaseng lupa po yung kailangan ng pagtaniman sa kalamansi? Yung pong pagtatanim tulad sa umpisa, yung one stick, kung saan yung may nakalagay yung sa seedling, mayroong yung seedling bag na ganyan. Plastic bag. O, kung saan yung level ng lupa na yun, yun din ang level ng pagtataniman mo dahil hindi na eh. Yun yung lalim. Ganun kalalim. Usually yung mga 4 inches doon sa pinag-grant eh, bawal na bawal mong tabunan yun dahil doon susceptible, papasok ang viruses para dun sa halaman, kaya yung may iiwasan natin, yung pinagdugtungan ng... Kasi maalala ko pala, para masala sa ating ibang alak. Yun yung binibili nating one stick na grafted, dalawang klase po yun, yung, kasi yung rootstock at saka yung sayon. Ang kalamansi po yun, yung sayon. Yung rootstock, yung may ugat talaga, kalamandarin yes, usual yung gamit nila. Kaya pinagdugtungan dalawang klaseng halaman sa isang puno. Kaya aware po kayo na yung sa pagtatanim mo, huwag yung ilulubog sa lupa yung pinagdugtungan ng kalamandarin at saka yung kalamansi. Yun ang dapat mag-ano ka, at least mga 4 inches or 3 inches na nakaano sa lupa. Kaya pagkatali ko, ang sukatan, kung paano nakalagay yung doon sa seedling bag, doon din ang lalim ng pagkakanong tanim para hindi ka maano na huwag mong tatabunan na mas maano doon. Yun lang ang level na tatanim mo rin pag ta-transplant mo para madaling mag-ano rin. Kasi pag natabunan mo yung pinagtutunga, doon na pupunta yung sakit. Tapos sir, paano po yung dilig nun? Pagkatanim po ba, didiligan na agad? Kasi po ako naman, yung the best na ano natin, huwag tayong magtanim ng tag-araw. Mag-ano tayo ng June, yung mag-start yung tag-araw. June, yun ang best month para po sa pagtatanim. Yung best month na magtatanim ka na bagong ano ng tanim para matitiligan ng ulan ang tinanim mo na hindi mo matitiligan ng isa-isa. Kasi pag 1,000, tapos lalakan mo, medyo rin eh. Kaya the best way na magtanim ka, mga June or July na gano'n para pagdating ng tag-ulan, matitilig ng ulan yun. Pero kailangan po, pag hindi naman na-ulan, talagang didiligan mo yan, i-manual mo para hindi siya matuyuan. Tulad ng kamiwang halaman, kailangan doon. Basta tinanim mo, didiligan mo, maski anong halaman naman nagtatanim natin. Kailangan talaga po, Sir, yung paglagay ba ng fertilizer, kasabay na po yun pagkatinanim? May kasama ng fertilizer yung lupa? Marami po kasing sistema pagtatanim eh. Kasi usually po, ako kasi medyo ako sa pagtatanim. Kasi tinitingnan ko rin kung magastos o hindi eh. Yung nilagay mo ng abono, it means additional gastos din yun. Gastos. Pero lalaki naman yan na with or without abono na pabaoni ka dahil yung ibang tinanim ko, hindi na ako nagpabaon. Sa ngayon, parehas lang sila yung pinabaonan ko, tsaka hindi. Pag lumipas ang panahon, parehas lang sila eh. Parehas lang eh. Malaki pa nga yung hindi ko inabunuhan eh. Hindi nalagyan mo. Okay, so nilagyan ko ng pabaon eh. Kaya hindi ko advice na maglagay ka abang maliit. Hindi ko advice na maglagay ka ng pabaon na... Pero kung hindi ka masyadong sa costing, sa gastos, much better naman maglagay ka, pabaonan mo lang sa organic fertilizer, napakaganda noon. Ako naman kasi, kasi dagdag gastos yun, no? Pwede parehas lang ang resulta, at the end of the day ka nga, pag 3 years, parehas lang ang laki, hindi, advice ko, hindi na kailangan maglagay ng pabaon na ako, no?
Dahil yung ano ng nutrients ng tubig at saka yung ano yung ulam, enough na yon. Maglagay ka ng nutrients pag namumunga na at magkakaroon na ng profit pag ano na ano. Yan ang advice ko. Kung ako lang magtatagay, yung sabi ko marami akong pagkakamali nun na maraming waste na hindi pa dapat eh. Pero pag medyo malaki na yung profitable na meron ng bunga, i-sustain mo ng ano, ng nutrients dahil para madami yes, na Dr. bunga. Sosie. Oo, pag madami na bunga, para profit. Okay, Kameng, gano'ng kalaki po yung tinatanim na yun? Sa isang hektarya, ilang puno po ng kalamansi? At saka anong distansya ng bawat kalamansi sa kapwa kalamansi? Yes po, isa pa ng pagkakamali ko ng una dahil ng beginners ako, ang aking ginawa is 10 by 10, 10 feet by 10 feet apart yun ang distansya. Pero sa ngayong after 5 years, nakita ko yung pagkakamali ko na hindi pala dapat yun. Dapat pala, maganda yung layo siya. Ako po ngayon, kung halimbawa ikaw ang gusto magtanim ngayon at magtanong ka sa akin, I advise you na 4 meters by 4 meters ang gagawin mo sa iyo. Para hindi mo i-maximize. Lalo pa po, sarili lupa naman, hindi mo dapat i-maximize yung mga halaman para sa tulad yung akin ngayon, yung 5 years old, 6 years old pala. Medyo nag-limit na yung mga dahon both plants eh. Kaya wala ka nang dadaanan in between. Kasi ang iniisip ko no, para ma-maximize, maraming puno ko, pero hindi pala yon. Kaya dapat ngayon, ang ideal, sa isang hectare, mga 750 plants lang. 700 to 750. Ako, ginawa ko 1,000 plants eh. Kasi nagsiksikan na po. Noon, siksikan na ngayon. Yes. Kaya, noong una, nasabi ko marami akong pagkakamali. Ngayon, yung na-observasyon ko, kung magtatanong ka sa akin ngayon, huwag mo nang gagayahin ito, medyo luwagan mo na yung sayo. Kaya, sa 4 meters by 4 meters. Oo, kaya yung gusto magtanong mo, mga 4 feet by, ay 4 meters by 4 meters ang total distance. Opo. Ilan na, ilan po ang taon na ibinubuhay naman ho ng kalamansi? Ayan po, hindi ko masanot sa inyo dahil yung akin po eh, magsa 7 years old pa lang, masasabi ko ngayon, siguro tatagal sila dahil yung sa akin eh, kumibistahan ko yung pang ko eh, malusog pa naman sila at 7 years old, may magsasabing 10 years, aabutin yan, maano, pero hindi ko pa rin po masabi, may nagsasabing nasa pag-aalaga mo yan, ngayon gusto mong tumagal ang buhay ng mga tanim mo, alagaan mo na maigi. Ngayon, kung pabaya ka, tulad ng ibang katabi natin o ibang nakikita nating halaman kung napapabayaan, sa 5 taon, meron nang namamatay, meron nang nagkakasakit, nalalanta. Kaya yung puntanong nyo, kung ilang taon, nasa nag-aalaga na po yan kung gaano siya pag may maintain ng alaga. Pag-aalaga ng halaman niya. Kasi, gusto po ng taon. Sir, nabanggit niyo po, may mga 5 taon pa lang namamatay kasi may mga peste, may mga sakit. Ano-ano po ba yung mga sakit na meron at posibleng dumapo sa ating mga tanim na kalamansi? Yes po, yan po yung isang ano po na kailangan talaga yung nasa good variety of seedlings muna eh. Kasi po yung akin nung mga 3 years old sila, kahit anong gawin ko yung ibang mga seedlings ko o ibang halaman, kahit anong ganong anong application mo ng gamot na sinasabi na marami lang akong mapapagtanungan, yung bumula sila ng maganda tapos magkakasakit na naman, malulungkot na naman, maglalagas na naman ng mga dahon. Tapos eh, maski anong gawin mo, pag nag-infected na talaga ng viruses, hindi, wala ka na magagawa. Kaya, that time po, pumunta po ako sa, may kaibigan po tayo sa DOSD, yung enhanced program nila. Para tulungan kayong may entomology galing po ng CLSU, si Dr. Pinuntahan po ako dito, tinulungan ako, sinyak yung lupa kung anong nutrients na kailangan ko. Tapos yung entomology kung anong, na-find out nila may mga viruses yung mga tanim ko.
Kaya ang advice po nila, pinutol po namin yun. Ano daw po yung mga virus na yun, sir? Ano po tawag doon? Yun ang mga viruses na kakano na yun, yung pinagkunan na rin yung mother plant na pinagkunan nung cuttings, nung pinagkunan ng seedlings, eh may tama na raw na viruses na ganyan. Kaya dala-dala na yun ng seedlings. Kasi yung binili ko na, yung ano, kasi nakikiano lang ako sa presyo, kung saan ano, na hindi ako nag-ano ng magandang seedlings. Wala akong concern noon, basta may maitanim lang. Kasi matagal mong inihintay, tapos makita mo, ganyan pala yung resulta. Kaya mag-disappoint ka, kaya number one ay consider mo yung good variety of seedlings. Huwag kang bibili kung na kung saan saan. Yan ay i-consider mo po yung ano, para hindi ka magsisisi. Na tulad ng nga sa akin, yung puno yun na pinatay ko, tapos eh, pinalit ng kulit ng bago. Yun, nung nakita po ng bago, ayos na. Opo, galing na tayo sa virus, ano naman po mga peste? Yung karaniwan na tumatama sa kalamansi. Yung peste po na karaniwan na tama, yung mga fruit fly, yung lang medyo mahirap i-manage. Fruit fly. Mga fruit flies. Marami na po kung ginawang pamamaraan dyan, merong mababagsik na gamot na ano, pero dahil contact ng ibang gamot natin, yun naman sa gabi lang sila umaatake, kaya mahirap silang i-controlling eh. Tapos, yan ang kalimitang problema naming magkakalamansi o maski yung mag-aampalaya, mag-ahalaman, yung fruit fly yung pinaka-number one na mahirap sibuin. At saka yung... Sir, paano malalaman kung pinamaan ng fruit fly yung kalamansi? Ano po yung itsura? Nakikita ba yun physically o pagka binukas na? Yun po, ma'am. Mula dun sa pagka, ano pala, tinupusok nila eh. Tapos pagka laki ng kalamansi, may mga patsi-patsi na makita mo, na di-deform, na hanggang sa iba, nalalaglag, pero iba na ano pa rin. Pero reject na rin yung pag na-ibenta na ano mo eh, na ano sa harvest mo eh. Talagang inaano nila, maano mo na patsi-patsi siya, tusok-tusok, bukol-bukol. Yan ang ano lang. Tapos pero kung ano ang ano, yung fruit fly ang may ano mo, ang pinaka ano namin. Kalaban. Problema. sa isang taon po at sa isang hektarya, magkano naman ang kinikita niyo po? At ganong kadalas mamulaklak ba yan? May panahon ba yan na namumulaklak? May panahon na hindi namumulaklak at hindi maani? Yan po ang magandang good question po yan kasi napaka-tricky po ng, ano, ng pagkakalamansi eh. Pag medyo pinakaalagaan ninyo, pinaka ano inayos niyo yung pag-aalaga, dadami ang bunga, papagsak naman ang presyo dahil maraming maani yung supply and demand naman. Tapos mag-ipakaisip ka, mas buti pa nung medyo pangit ang ano ko, medyo malaki ang kinita ko. Pero bakit ngayon maganda? Marami akong ani. Ganun lang ang kinita ko. Baka malugi ka pala niya. Kasi napakaano po eh. Napaka-tricky talaga ng pagkakalamansi. Kailangan talaga timing. Timing ka sa market. So, pagkikita ka. At number one, yung magkaroon ka ng yung additional value tulad ng ginawa ko, yung ikalamansi juice po, ganyan. Pero kung mag-relay po sa market, parang medyo mahirapan ng mag-ano sa presyo eh. Meron tayo na mahal siya, wala ka namang ani, wala ka namang ano. Ngayon, paggandahin mo naman, pabubulak-lagin mo naman. Yung iba naman, ganun din ang gagawin pagdating ng ano, dami pala ng sa market, tambak ang prutas. Kaya parang masasabi mo, buti pang hindi ko na pinaganda, hindi ko na yun ano. Kaya, kaya timing ang number one dyan, mag-observe ka. Kaya minsan isip ako na sasabay siya karamihan para ilihis ko yung akin. Eh kaso pag hindi mo nang pusin, sasabay naman ang Mindoro sa'yo. Ang ano naman sa'yo, pag sabi ng buyer sa'yo, baradong market eh, nagbagsak ang Mindoro eh, nagbagsak ang Pangasinan eh, nagdala Isabela eh. Kaya
ang presyo natin ay bagsak eh. Kaya napakahirap po ng magkakalaman si Inter. Kaya lang kung minsan, dahil perennial naman yan, yung maano mo naman yung taas baba ng presyo. Kaya ka lang happy tulad po ngayon, medyo magandang presyo ng kalamansi ngayong month na to at saka nung nakaraang palambuan. Kaya lang, napakahirap namang magpaganda ng halaman ng bulsa mainit. Maraming insekto dahil kasabay ang mga mais na anong parang dahil lang mais po yung GMO yan eh. Hindi lang nila concern, malaking factor po yan eh. Lalo na yung nakapaikot yung mga mais. Ayaw ng insekto yung mais, kaya pumupunta sila sa iyo. Kalamansi. O yung GMO ngayon, ayaw datuan ng ano. Pero napakaraming insekto na dahil nakala nila yung mais, dahil nila abundant. Kaya dadapo sa kalamansi mo. Kaya pag ano ka, hindi nyo na, yun ang malimit kong na-obserbahan. Opo. Lalo na kung nakapalipot kayo. Sir, magkano po ang presyo ng kalamansi kayo? Magkano nga o? Ang presyo po ng kalamansi ngayon, nasa 1,500. Per kilo? Hindi po, yung 30 kilos na red, 30 kilos na red bag. Kung tabagin. Kasi o, kaya ano ako sa red bag, dahil kami sa ano kami sanay kami magbenta, bultuhan is bag talaga ang usapan namin, hindi kami nagbebenta ng 1 kilo, ganyan. Kaya ang toast ko sa presyo, pag 1,500, 30 kilos yun is sa red bag. I-divide mo yun sa 30, yun ang 30 kilo. Pwede bang pakicompute natin, siyempre pera-pera eh. Magkano naman yun, yung 30 kilos? Magkano po? 1,500. 500? Divided by 30. 30 kilos. 50 pesos. 50 pesos ang isang kilo. Mabu ba? Oh. Ngayon, kung yan ay sinasabi niyo yung swerte na, ano po yung malas? Ano po yung pinakabagsak ang presyo? At siya, ano na po yung jackpot na naranasan niyo? Oh, sa naranasan niyo po? Nasa 250 po ang presyo ng 30 kilos. Isang red bag, nasa 250 pesos. Yun ang pinakabagsak. No, yan ang bagsak. Kaya pag ano yan, mga October, November, tulad doon yan, pabagsak na yung presyo. Kaya yung iba, pagkatapos ng harvest na ngayon, na ano, tamad na silang magpakondisyon o magpabunga. Dahil papunta na sila sa bagsak presyo. Yun ang... Ano, kaya inahayaan lang nila. Kasi pag... inalagaan mo, tsaka lugi ka naman sa pagpapaharvest. Tutosin po yung red bag ngayon at medyo nalugit mo kayo ngayong taon. Kaya naisipan nyo na rin po na i-produce itong mga kalamansi June. I-process na po. Yes po. Ang may nagpa-process siya, Amy, ha? Galing, ha? Yes galing. Po. Yan po ginagawa natin ngayon. Abang mura yung presyo, pina-process ko na, pinipiga ko muna, ini-stack ko habang mura. Ngayon, pag may mahal na yung presyo, meron akong romat na piniga, nasa likuran niyo po yung freezer. Punong-punong romat ngayon eh, para continue naman po itong processing natin, mas mahal ang kalamansi, meron naman akong na-bebenta ko na sa market, ngayon mahal, at may nakukuha naman ako sa planta, yung sa process naman, yung pang ani ko noong mura pa yung kalamansi. Opo. Kaya, hindi mo din masasabi, sir, na lugi. Kasi napaprocess mo eh. Nakakabawi. Opo. Nakakabawi rin. Hindi pinrocess niya. Yes, po. Yun ang advantage pag natutunan na natin i-process yung ating mga produce. Yan. Kaya, ang dami po, Doc Sosie, dito sa ating show, talaga nagsasabi na obligadong matuto ka ng mag-process ng sarili mong produce kasi mas malaki yung kitain mo kesa ibebenta mo siya ng room. Yeah, added value, tsaka may time kasi nabagsak ang presyo. Amy, nababalitaan natin na yung kamatis, tinatapo na lang eh. Di ba? Opo. Bagsak presyo po kasi, kaya ganyan, hindi na sayang, di ba, Doc Sosie? Pwede naman natin gawing ano yun, tomato paste. Kung kaya, kung alam natin kung paano i-process, yun lang, yun ang nagiging problema. Pero yan, Doc, hindi natatapos dito ang ating usapan, no? Kasi pupuntahan ko po
Susunod si Mang Sir Meng para ipakita sa atin yung kanyang pagproseso ng calamansi. Ayan. Pero ang ating interview, puputulin ko muna pansamantala. Ayan. Amy, bago mo putulin, parang gusto ko sumami. Saan ba sa balita ko sa Concepcion Tarlac ba yan? Saan ba yan? Kung kasama ko. Sa Concepcion Tarlac po, sir. Kaya kailangan invited ko kasi sumama po kayo. Okay. Ano po yung exact location, Sir Meng? Dito po sa San Nicolas Poblacion. Kabayanan po kami. San Nicolas Poblacion, Concepcion Tarlac. Dito po sa ano. Basta itanong nyo lang po dito sa kabayanan saan yung nagpa-process ng calamansi. Kilala na po ako. Basta dito sa kabayanan. Ayan. Yeah. Opo. Sir Meng, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Magkikita pa po tayo. Thank you po. Hey. Dr. Susi, thank you din po. Pipilitin ko pa kayo din dyan. Sa BMS. Basta pipilitin ko. Yes po, sir. Thank you very much. Sana makarating kayo para matikman niyo okay, po. Okay. Napakasarap ng kalamansi. Ayan. Thank you. Ayan, Doc Sosi, thank you din po sa pagsama. Sir Ben, maraming salamat po. Hanggang sa susunod, puputulin muna natin ang ating usapan. At babalikan ko po kayo, Sir Ben. Ito po ang agree ako dyan. Yes. Agree ako dyan. Thank you very much. Mga ka-agree, nandito tayo ngayon sa Concepcion Tarlac para bisitahin ang production plant ng NL Clara Calamansi Juice Drink. Sa labas hanggang 30 pesos ang meron nila. 30 pesos. Ayan. Okay.
Okay. Kasi po parang doble naman ang ano niya, 250 at saka 500, yes, doble po. Kaya lang, dalawang bote noon, parang inalis mo na isang bote yung inilagay lang dito. Opo. Kaya binawas din namin yung presyo ng bote. Kaya ang guess na 40 pesos ay 20 pesos ay bali 20 pesos, 18 pesos. Agree ako dyan.